Magandang araw! Ngayon ay tatalakayin na natin ang ikatlong module o ang huling module para sa unang markahan, ang pagpapaunlad ng mga hilig. Narito ang ating mga layunin para sa araling ito. Una, natutukoy ang kaugnayan ng pagpapaunlad ng mga hilig sa pagpili ng kursong akademiko o technical vocational, negosyo o hanap buhay. At ang ikalawa, nakasusuri ng mga sariling hilig ayon sa larangan at tuon ng mga ito. Subukin natin. Kumuha ng isang malinis na papel, isulat ang 10 gawain na gusto mong gawin sa iyong libreng oras. Maaaring ginagawa mo ang mga ito sa bahay, paaralan o sa pamayanan. Iranggo mo or irank mo ang mga ito mula sa iyong pinakagusto hanggang sa pinakahuling gusto. Lagyan ito ng numerong 1 hanggang 10. Balikan natin. Sa Module 2, tinalakay natin ang teorya ng multiple intelligences ni Howard Gardner. Naaalala niyo pa ba ang siyam na ito? So, halimbawa na lang, nandyan ang visual-spatial, mathematical-logical, verbal-linguistic, bodily-kinesthetic, musical-rhythmic, intrapersonal, interpersonal, naturalist, at existential. Magaling kung inyo pang naalala dahil ang mga tinalakay nating talento at kakayahan ay may kinalaman sa ating talakayan ngayon. Tuklasin na natin ano nga ba ang hilig or hobby. Ang hilig, ayon kay Santa Maria, ito ay isang preferensya or preference sa mga partikular na uri ng gawain. So it's your preference sa mga gawain na kadalasan inyong ginagawa. Ito ay gumaganyak sa iyong sarili na kumilos at gumawa. Or in short, yung mga hilig na to ay nagmo-motivate sa iyo para kumilos at gumawa. So ito yung mga bagay na nag-e-enjoy kayong gawin, na motivated kayong gawin, kahit na hindi nyo kailangang i-prioritize, or let's say, ito yung excited kayo pag ginagawa ninyo. Ito ay isang motibasyon upang gabayan ka sa mga pagpapahalaga na makakatulong sa iyong pag-unlad. So, ang hobbies or ang pagkakaroon ng hobbies ay hindi lang para mawala ang stress or magkaroon ng leisure time. Ito rin ang motivation mo para ma-mold pa at mahubog pa ang iba pang values na meron ka. At ang mga values na to ay siguradong makakatulong sa pag-unlad mo bilang isang kabataan at bilang isang tao. So, ano na ba or meron na ba kayong naiisip kung anong mga hilig ang inyong madalas gawin? Base sa activity natin kanina na 10 gawain na ginagawa ninyo sa inyong free time. So, ano pa ba ang meron sa hilig? So, ang hilig or ang hobby ay maaaring natututunan mula sa karanasan. So when you say karanasan, based on your experience. So possible na yung ibang activities na ginagawa ninyo, ibang hobbies, ay dahil na experience nyo. Example na lang, dahil nag-enjoy ka sa mape ninyo, let's say sa PE, sa paglalaro ng basketball, kaya ikaw ay nakahiligan mo na ang paglalaro ng basketball. Dahil na experience mo, dahil lang sa isang subject. So, pangalawa, minamana. So, possible na habang lumalaki ka, ay nakikita mo sa iyong magulang ang mga hobbies nila at katulad niyan, pagta-travel. So, bata ka pa lang, mahilig nang mag-travel ang iyong family. So, yung hilig nila na yon, possible na mamana mo kasi expose ka sa ganong hobbies. At huli, ang mga hilig natin ay possible din na galing sa ating pagpapahalaga at kakayahan. So, galing sa values. So, let's say, ang parents mo or ang mga nakapalibot sa iyo ay may values na pagtulong sa kapwa. So, dahil habang lumalaki ka, nakikita mo na lagi silang tumutulong sa kapwa, kaya ikaw, nakahiligan mo na rin ang pagtulong sa kapwa without even asking for kapalit sa pagtulong. Kasi, again, experience at nakikita mo at expose ka sa mga taong nakapaligid sa inyo, especially your family.
Talakayin na natin kung ano nga, or tuklasin natin ano nga ba ang mga larangan ng hilig. So itong mga larangan ng hilig ay somehow similar sa mga natalakay natin na teorya ng multiple intelligences. So una na dito ay ang outdoor. So may mga outdoor activities tayo. So ito ay ang mga taong gumagawa nito ay nasisiyahan sa mga gawaing panlabas. From the name itself, outdoor. So halimbawa, paglalaro ng sports, adventure, hiking. So mag-isip pa nga kayo or meron ba kayong maibibigay kung anong hobbies ang pwede nating makonsider na outdoor? So halimbawa dito sa larawan, nabanggit ko sports, basketball, soccer at marami pang iba. Ikalawa ay ang mechanical. Sa mechanical, nasisiyahan sa paggamit ng mga kagamitan or tools. So any hobby na meron kayong materials na ginagamit, especially tools, pwede dito sa mechanical. So example dito ay yung pananahe or paggaganchilyo kasi may ginagamit kayo. Possible din dito yung Lego, yung pagbubuo ng Lego dahil may ginagamit kayong tools. Or let's say pwede rin dito ang baking kasi may ginagamit kayong tools. Ano pa kaya ang pwede nating maisama sa mechanical? Ikatlo ay ang computational. Sa computational, nasisiyahan na gumawa gamit ang mga bilang o numero. Anong talento ang similar dito sa computational? Tama, ang mathematical logical ni Howard Gardner. So dito sa computational, mahilig kayo sa numbers or let's say paglalaro ng Sudoku, ng Rubik's Cube, or puzzles na may kinalaman sa mathematics. So dyan natin maisasama ang computational. Ika-apat ay ang artistic. Anong talento ang similar sa artistic? Tama, visual spatial. So dito sa artistic, nagiging malikhain at nasisiyahan sa pagdidisenyo ng mga bagay. So very obvious from its name. Halimbawa na lang, syempre, drawing, painting, sketching, any arts or arts work, pwede dito. So pag sculpture, ano pa, marami pa tayong mga hobbies na pwede nating mailagay dito sa artistic. Ikalima, puntahan naman natin ang scientific. So dito naman sa scientific, nasisiyahan sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman, pagdisenyo at pag-imbento ng mga bagay at produkto. So ito yung medyo nag-explore. So ito yung mga tao or mga hobbies na may kinalaman sa pag-explore, 'di ba? Minsan feeling nyo scientist kayo or sa nature, yan, pwede nating isama sa scientific pagre-research or pagbubuting-ting or para makabuo ng mga bagay, pag-experiment. So, dyan kasama ang scientific. Next, I am persuasive. From the name itself, nahihikayat at nasisiyahan sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao at pakikipagkaibigan. Ano ang similar na talento na tinalakay natin dito sa persuasive? Tama, interpersonal. So dito sa persuasive, natural sa isang tao or nasisiyahan siya kapag nakikihalubilo siya at nakikipagkaibigan sa ibang tao. So somehow siguro yung mga taong may hilig or mahilig sa mga activities under ng persuasive ay may talino or talento ng interpersonal. Susunod ay ang literary. Sa literary, nasisiyahan sa pagbabasa at pagsusulat ng mga akdang pampanitikan. Anong talento ang may kaugnayan or similar sa literary? Tama. So dito kasama yung verbal linguistic or somehow baka may talinong verbal linguistic ang taong mahilig gumawa ng mga activities under ng literary. So possible nandyan yung pagsusulat ng poem or pagbabasa ng mga libro or pagre-recite or let's say yung mga pag-a-act or anything na may kinalaman sa pagbabasa at pagsusulat ng mga akdang pampanitikan. Next ay ang musical. O alam ko na kung ano ang
Alam ko na alam nyo na kung ano ang talino na mai-relate natin dito. Very obvious, musical. Rhythmic or musical. So, nasisiyahan sa pakikinig o paglikha ng awit o pagtugtog. So, andyan. Very obvious, marami siguro sa inyo, sa activity na sinulat ninyo, pastime ninyo ang pakikinig sa music, panunood sa YouTube ng mga video, sa iPad ninyo, or sa iTunes. Yan. So, musical, anything that has something to do with music. And musical instrument also. Sunod na natin, last two, ay ang social services. Pag sa social services, nasisiyahang tumulong sa ibang tao. From the name itself, social services. So, naging hobby nyo na ang pagtulong sa kapwa nyo. It's either sa subject na magaling kayo or natural na sa inyo na tumulong. Kahit hindi kasabihan, pag may nakikita ka na kailangan ng tulong, natural na tumutulong ka sa kapwa mo. Last but not the least na hobby ay may kinalaman sa clerical. Nasisiyahan sa paggawa ng mga gawaing pang-opisina. Ano ba yung mga possible na or ano ba yung nakikita nating office work? So, clerical. So, let's say pwedeng gumagawa ng schedule, mahilig mag-take down notes, gumagawa ng mga to-do list. Yan, sila yung possible or yung mga taong mayroong hobbies under ng clerical. So, inyo nang natalakay na natin ang mga larangan ng hilig. So, possible na yung mga 10 activities ninyo ay kaya ninyong i-classify kung saang larangan siya. Ngayon, sa 10 activities na inyong ipinasa, i-identify ninyo kung anong larangan under yung mga yon. Halimbawa, nagsulat kayo ng pakikinig sa musika or sa music, saan siya kasama? Tama, musical. So, gagawin nyo yung 10 items na nirank ninyo, i-classify nyo ngayon kung saan, under, or anong larangan ang meron dito. Tandaan natin, mahalaga ang pagtuklas mo sa iyong mga hilig dahil palatandaan ito ng uri ng mga gawain, kurso o trabaho na magbibigay sa iyo ng kasiyahan o kaganapan. So aside sa pag-discover mo sa iyong mga talent, isabay mo na rin ang paggawa ng iba't ibang hobbies dahil kapag nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo, possible na mas malaki ang tsansa na maging matagumpay ka sa larangan na iyong pipiliin. At kailangan talaga nating magkaroon ng mga hobbies katulad ngayon sa panahon ng pandemya para hindi tayo ma-bored, maburyo, or makaramdam ng mga hindi inaasahang mga emosyon. Para ma-divert natin ang ating mga iniisip or para ma-distract tayo sa mga hindi magandang nararanasan natin sa panahon ngayon. So kahit nasa bahay lang kayo, marami pa rin tayong mga hobbies na magagawa. Kahit hindi naman natin magawa yung mga dating activities natin katulad sa mga outdoor activities, pwede pa rin tayong makadiskubre ng panibagong hobby ngayong nasa pandemic tayo. And hopefully, pag meron ng face-to-face or pag safe na lumabas ulit, ay ipagpatuloy natin ang paggawa sa ating mga hobbies. Tayahin natin. So, magkakaroon tayo ng simple at maikling laro. So, ano ang tinutukoy na larangan ng hilig sa mga larawan? So, dun sa mga diniscuss natin na larangan ng hilig, identify natin kung saan under itong mga larawan na to. Unang-una, itong larawan ng swimming. Saan siya kasama? Tama. Itong swimming ay under ng outdoor. How about itong pagtugtog ng gitara? Tama. Very obvious, under ng musical. Next ay ang paglalaro ng online games or ng PlayStation dahil may ginagamit na tools. Saan siya pwedeng maisama? Tama. Sa mechanical. Sunod naman, itong pananahe or paggaganchilyo, saan natin siya pwedeng maisama? Or anong larangan ang meron nito?
Mechanical ulit, tama. Sunod ay ang hiking or pag-akyat ng bundok or pamamasyal. Saan natin siya pwedeng maisama? Of course, tama, sa outdoor. Next, sa pagpipinta. Anong larangan ng hilig ang pagpipinta? Tama, artistic. Susunod ay ang pagkanta. Tama, musical. Susunod ay ang pangingisda or fishing. Tama, outdoor. Pwede rin natin siyang isama sa mechanical dahil may ginagamit na tools para sa fishing. Next ay ang gardening. O, yung mga plantita dyan. Tama, sa mechanical din dahil may ginagamit na tools. So, sana inyong naintindihan ang ating tinalakay. At laging tandaan na kailangan natin na may ginagawa tayo para ma-divert ang ating isipan. Kaya importante na pinapaunlad din natin ang ating mga hobbies para makatulong ito at posibleng makatulong ito sa pipiliin ninyong kurso at trabaho at the end of the day. Dahil again, kapag nage-enjoy kayo sa ginagawa ninyo, maibibigay ninyo ang best ninyo sa pipiliin ninyong larangan. Narito ang ating mga sanggunian. See you in our next session.